issue na to? Okay, kasi ganito, mga anak, ito ha. Pinadalan ako kanina ni Kathleen. Samahan ako dito. Pinadalan ako ni Kathleen ng ano, ng message. Sabi niya na meron daw nag-viral ngayon na video na talagang binabatikos na daw ngayon ang putang inang si Rafi Tulfo, yung gago. Yung nagbatikos din sa akin na ginawa niya akong ano, sinabi niya akong baliw. Ngayon yung makikita talaga kung sinong mas baliw sa amin. Kung sino talaga yung may mas sense sa amin, okay? Dahil ako, pagkakataon ko na rin ito para bumanat ulit sa gagong ito, okay? Binigyan niya ako ng license kasi sabi niya, huwag niyo daw seryosohin isang katulad ko kasi lahat daw ang sasabihin ko, wala daw kabulahan kasi baliw daw ako. Well, magsasalita ngayon ng isang baliw. Diba? Hindi niya ako papatulan. Binigyan niya ako ng license para magsalita. Para mura-murahin siya ulit. And thank you so much. Binigyan niya ako ng license eh. Dahil kung hindi niya sinabihan yung mga tao na huwag niyo daw akong siseryosohin dahil baliw daw ako, dahil ang korte, ang isang taong baliw, hindi na-entertain yan. Good as there's no case. Kasi baliw nga naman, di ba? So ngayon, magsasalita isang baliw. At least ang isang baliw, may common sense. At lahat ng mga sinasabi ng isang baliw ngayon, totoo. Hindi ko pa napapakinggan. Pakikinggan ko pa lang. Pero bago ako magsalita, kailangan talaga makita ko kung ano yung story. Kasi hindi ako naka-update sa kanya eh. Kasi bakit nga naman ako ma-update sa isang gagong ulol, sa isang taong baliw? Siya yung baliw. Siya yung taong inutil, walang silbi. Puro lapse of judgment, puro lapse of judgment. Puro naman siya sorry ng sorry. Ba't hindi siya mag-sorry sa akin? Kasi ako yung dapat niyang pagsorryan kasi nga naman sinabihan niya ako isang baliw. Sa akin siya dapat mag-sorry. And I demand, hanggat nabubuhay ako, I demand, hindi ko siya mapapatawad hanggat hindi siya mismo humingi ng tawad kahit hindi na sa akin. Sa Diyos na lang, bago siya mamatay, bago ako mamatay. Because you have no fucking right na sasabihin on national fucking television throughout the fucking world ng isang mistika na kasing normal ang pag-iisip dahil ang isang tao na hindi normal, hindi ganito mag-react. Kundi tawa na lang siya ng tawa. Everything is okay, di ba? Kahit sabihan mo isang, ano, isang baliw, kung talaga yung pag-iisip talaga niya is wala na talagang sense of feeling, wala na siyang sensitivity, kahit anong sabihin mo sa isang baliw, wala eh. Baliw ba yung isang katulad ko? Na isang iglap lang, o, di ba? Para kung, mga hayop nga mismo, i-provoke mo yung hayop. Kakagating ka, tatawulan ka. Because that's a natural fucking reaction. Eh ako pa kaya, tao ako, normal akong tao. Kaya ngayon, pinovoke niya ako, sinabi on national fucking television na isang mistika ay huwag na ang seryosohin, huwag na kayong makinig kasi nga naman duwag siya. Instead, sana na ibigay kung ano yung side niya, kung ano yung mga allegations na sinasabi ko na ganito ang nangyari. I was mistreated. Very opposite doon sa sinasabi niya na may malasakit siya sa mga katulad kong babae na inaape, inaalipusta, ha? Minamaltrato, binababoy ng mga lalaki, pero tingnan mo ang putang ina niya. Siya ang nambaboy sa akin. Hindi lang yung pagkababae ko. Buong pagkatao ko ang binaboy niya sa pamamagitan ng pag-announce throughout the fucking whole world ng isang mistika. Huwag nyo nang seryosohin dahil siya ay isang baliw. Magsasalita ngayon ng isang baliw. Pero pakinggan ko muna kung ano itong kinakasangkutan nitong ina-idolize ninyong gago, bobo, tanga, inutil, manggagamit para lang pagkakakitaan kami para lang magiging milyonaryo. Okay, bilyonaryo na. Legal? Yeah. He is a fucking legal scammer.